Good afternoon. Welcome to Frontliners. This is a program dedicated for us to get to know more about our Department of Foreign Affairs. Ang kultura at mga gawin nating mga Pilipino ay talagang naiimpluwensyahan ng mga bansa sa Europa. At dahil dito, ang ating ugnayan sa Europa ay napakahalaga. Ang Office ng European Affairs ang siyang nakatalaga upang panatilihing maayos ang ugnayan ng Pilipinas sa Europa. Makakausap natin ngayon si Assistant Secretary Maria Zenaida Angara Collinson upang mas maintindihan natin ang kahalagahan ng kanyang opisina at maunawaan ang ugnayan ng Pilipinas at Europa. Good afternoon po, Asec Zen. Good afternoon, Congressman Arian. How long have you been with the Department of Foreign Affairs? Oh, you will know my age. Well, let's put it this way. I joined when I was in my mid-20s. Mm-hmm. I'm now 4 years to retirement. Oh, okay. So, minus 20. I would have been in the Department of Foreign Affairs for a good 35 years. Ito ba ang sabihin natin talagang pinlano mong profession o career na puntahan nung ikaw ay nag-aaral pa? Yes, kasi Congressman, nag-aaral ako ng economics. Mm-hmm. No? Mm-hmm. Economics. But at that time, meron akong scholarship sa Japan. Mm-hmm. So, yung tinatawag na Mombusho Scholarship. Mm-hmm. So, doon ako nag-BA, Bachelor's, at saka Master's. Tapos, upon graduation, nung nag-graduate na ako, bumalik ako dito, nangangailangan sila ng interpreter. Mm-hmm. Eh, walang masyado at that time marunong mag-Hapon, no? So, nabalitaan nila nandirito ako. And, tinanong nila kung interesado ako ng trabahong bilang interpreter. Pumayag ako. Pagdating ko dun sa embassy sa Japan, napakababa pala ng rango ng interpreter. Eh, meron akong master's degree in economics. Uh-huh. From a very prestigious university. Hitotsubashi University in Japan. Yung rango ko, mas mababa pa kaysa sa driver. Mm. So, ang ginawa ko was to take the Foreign Service Officer exam. Yes. And awa naman ng Diyos, nakapasa. Hindi lang nakapasa, nag-top ng mm-hmm. exam. So, ngayon, nandito po ako sa DFA. So, sa sabi ho ninyo, your 4 years sa before retirement, ilan pong mga bansa na ang napuntahan o naging posting po niya? Well, siguro mula noong 1981, mm-hmm. Mga nakaka-anim na. But yan ang mga postings, no? As ambassador, ang last post ko was Sweden. Mm. Which is, you know, wala sa radar screen natin normally ang Sweden, pero napakagandang bansa ho yan. Napakalamig. Napakalamig, pero napakaganda. Mm-hmm. Kailangan madiskubre ng Pilipinas ang Sweden and Scandinavia. Mm-hmm. Pero bilang ambassador dyan sa Sweden, I was also looking after Finland, tapos yung mga exotic places like Estonia, Latvia, and Lithuania. Mm-hmm. So, 5 countries, 5 bansa altogether, no? Ang aking jurisdiction. Ang jurisdiction ko. In other words, ambassador ko dun sa 5 bansa na 'yon. Mm-hmm. Sa Asia naman po eh kayo rin ay naging ambassador rin. Well, no. Kasi I'm a career Foreign Service Officer, so you start as Foreign Service Officer 4, yung uh-huh. pinakamababang rango ng officer class. Yes. So 4, 3, 2, 1. Tapos career minister, tapos ambassador. Or you will do consul general position mm-hmm. first, and then ambassador. So as head of post, I've been to Hong Kong, mm-hmm. consul general, in Australia also as consul general. But before that, in the UK, Japan, 2 postings in Japan. So napakahabang altogether. Oh. Pag sinuma natin yung years ko sa Japan, mga... Siguro at plus yung time ko as student, mga 15 years. Wow. You can be considered an expert in Japan. Well, maybe. Yes.
I speak, read, and write. So and Nipongo. Nipongo. And yung nagkaroon ng investigation kay, yung naalala ninyo yung Agrava Commission. Yes. So I was the official interpreter ng Agrava Commission. At saka I was posted in Japan. So yung state visit ni the late President Cory Aquino. Yes. Ako nag-handle noon. Napaka matagumpay na bisita. Yes. No, people were lining up the streets. Wala yung sa eksena, pero on their own, you know, kasi people's power at that time. I think there's a special relationship between the Aquinos and the Japanese. Eh. That's why people go out. No, well, maybe that too. But more than that, kasi nung 1986, the Philippines was a darling of the world. Yes. Tayo lang ang nagkaroon ng People's Power Revolution na, you know, peaceful. But we overthrew a dictator who, you know, former President Marcos, who had been in power for about 20 years. Yes. At nag-set tayo ng example sa mundo na pwede palang magpalit ng gobyerno sa pamamagitan ng mapayapang paraan. Oo, yeah. Sabi nga nila eh, tayo nga nanguna, sumunod nga ang mga iba't ibang bansa sa Europe. Exactly, no? We were the light. We were the spark that lighted the fire of freedom. Yes. Ika nga, sa Europe, no? Dito sa inyong opisina ngayon, yung Office of European Affairs, ilan taon na po kayong, ilan taon na ninyong hinahawakan? Actually, Congressman, pangalawang beses ko na dito sa office na ito. Mm-hmm. Ang una nung from 2005 to 2007, tapos lumabas ako as ambassador nga to Sweden. Yes. And then, this is my second time, so since last year. Let us first pause for a short break. Frontliners will be back.